Ang tanong ko sa inyo, ang pagpili ba ng panties o yung mga underwear ay maaaring makaapekto sa inyong kalusugan? Opo, kaya ngayong araw na ito ay bibigyan ko kayo ng mga tips sa tamang pagpili ng underwear para maiwasan natin ang impeksyon o ang allergy. Ang unang-unang tip natin, pumili ng cotton na tela sa inyong panty. Kasi nga, ang cotton na tela ay mas madaling matuyo at mas presko sa balat kumpara dun sa mga nylon, spandex at iba pang mga material. Kasi nga itong mga nylon, spandex at iba pang mga material ay mas mainit sa balat. So mas magpapawis, mas titira yung mikrobyo na maaaring mauwi sa impeksyon. Kaya mas nagsusugat ang ating mga balat sa ganitong mga tela. At bumili tayo ng tamang sukat o mas maluwag na panty. Pwede yung one size bigger para mas komportable tayo. Ayan. Kasi nga, kapag masikip ang ating panty, mas papawisan, mas mamamasa ang balat, maaring magdulot ng impeksyon. At pwede ka rin magka-eksema dahil nga kapag masikip, paulit-ulit na kumakaskas yung tela doon sa ating balat. So, mamamasa, mamumula at maari kayong magka-allergy din. Yan. Tapos naman, magpalit ng panloob. Araw-araw, kung pwede nga, dalawa o tatlong beses sa maghapon. Kasi, nalalagyan ang pundya ng panty ng mga ihi, dumi at mikrobyo. Dito nagsisimula ang urinary tract infection at ang mga yeast infection. Sa paglalaba naman ng ating mga panties, gumamit ng mga banayad na sabon o yung mga mild soap at mga hypoallergenic fabric softener. Ayaw natin yung mga maraming kemikal, pabango at Clorox na maaaring makairita sa balat at mauwi sa allergy. At huwag tayong gagamit ng tong panties kapag nage-exercise kasi ang paulit-ulit na pagkaskas ng tela dun sa maselang bahagi ng katawan natin ay maaring mauwi sa impeksyon. Yan. Tapos dahil maliit nga itong bahaging ito, hindi ito nagbibigay ng karapat-dapat na proteksyon dun sa pribadong lugar. At kapag natutulog tayo, kung pwede, yung gumamit tayo ng mga boxer shorts o yung mas malalaking mga panties para mahanginan at matuyo doon sa kulob na lugar. At mas magiging presko din ang ating pakiramdam. Paalala ko lang doon sa ating mga kababaihan, normal lang ang maputi, konti at walang amoy na vaginal discharge. Subalit, kapag naging madilaw na ito, may bahid ng dugo at merong hindi ka nais-nais na amoy, magpatingin na tayo sa ating OBGYN o yung doktor sa health center. Sana po ay maiwasan natin ang mga impeksyon ng kababaihan. Salamat po.